At sa gitna ng mga batikos kay Presidential Advisor Ronald Yamas dahil sa kanyang kontrobersyal na AK-47 assault rifle, humirit pa ng biro ang minsan niyang nakabarilan, walang iba kundi si Pangulong Noynoy Aquino. At yan ay nang magkasama sila sa isang pagtitipon kanina, panuorin po natin itong pagtutok na ito ni Michael Fahatin. Pagpasok pa lamang ni Pangulo Aquino sa PICC sa selebrasyon ng Local Government Code, agaw atensyon agad na kasama niya si Presidential Political Advisor Secretary Ronald Yamas. Ayon kay spokesperson Edwin Lacerda, kaninang umaga lang daw nagkausap ang Pangulo at si Yamas na galing pa sa Geneva, Switzerland tungkol sa nakuhang AK-47 sa loob ng kanyang sasakyan noong nakaraang Biyernes. Nang ipakilala ng mga cabinet officials, particular si Yamas, mukhang ayaw niya na po ipabanggit yung pangalan niya. Kung kaya't nang ang Pangulo na ang magsasalita, binanggit niya si Yamas at saka nagbiro. Joel Nakamura, King Delis, and of course, Ronald Yamas, Governor Boy Umali. Makakala niyo nagtatago si Ronald Yamas, present and accounted for. Sa selebrasyon ng Local Government Code, ibinalita ng Pangulo ang angay good news na pagpapalabas ng 6.5 bilyong pondo para sa LGU Support Fund. Maganda ang mood ng Pangulo at pabirong pinatutsudahan din ang ilang pang mga opisyal ng gobyerno. Hindi na rin nagpa-unlock si Aquino sa ambush interview ngayong araw sa dalawang event na kanyang dinaluhan. Pero si Yamas, humarap sa media. Halos sandali lang namin napag-usapan yun. Mas yung mga mahalagang bagay sa United Nations na dinaluhan ko itong nakaraang mga araw. Sir, kung ilalarawan niyo po yung emosyon niya, ano siya? Galit po ba? Nagbibigay ng advice? Ano pong emosyon niya ng Pangulo ng kausap niya? Mukhang nakita niyo naman na medyo masaya siya at nakipagbiro at mukhang naalaska pa ako ng konti. No? Kaya siguro yun ang mismo yung maging batayan. Aminado si Yamas, meron daw siyang pagkukulang. Pero sa kanyang pananaw, hindi raw ito sapat na dahilan para siya ibagbitin sa tungkulin. Partikular sa naging panawagan umano ni Negros Occidental 5th District Representative Iggy Arroyo. Kung si Iggy Arroyo yung magre-request na ako ay mag-resign, baka magdalawa o tatlong isip ako, no? Pero lahat kami ay naglilingkod, no? Sa presidente. Sa dulo, yung presidente ang pwedeng humingi ng aming pananatili o pagbibitaw, no? Pero definitely hindi si Iggy Arroyo. Sabi naman ni Congressman Arroyo, kahit silang mga mababatas ay may banta sa buhay, pero wala naman daw silang mga baril. Pinauubay na rin niya sa PNP ang kaso. Pero if he enjoys the confidence and trust of Secretary Yamas, then what can we do? No? After all, it is within his power to give and not to give. No? May natutunan daw na leksyon si Yamas sa pangyayaring ito. Mag-ingat sa pagpili ng mga staff, no? Mag-ingat sa mga policy ng opisina. Handa rin daw si Yamas na harapin at tanggapin ang anumang parusa kung mapapatunayang may sala siya sa isinasagawang investigasyon ng PNP. Michael Pagan, Nakatutok, 24 Oras.